Ano ito nangyari? Hindi mo ba alam? Naligaw daw yung anak niyang babae. Ha? Naligaw na naman? Gaano katagal na siya naligaw? Nagdadalawang araw na. Ito nang si Doña Ana. Ayaw magpahinga. Hinihintay yung anak niya. Doña Ana! Nakita na siya! Nakita na ba yung anak niya? Oo yata. Tara, tara, tara. Silvia? Opo. Ano nga ulit pangalan mo? Leia po. Ah, Leia. Oh, kamusta naman ang biyahe mo? Ayos lang naman po. Ah, halika na. Pasok na tayo. Maraming trabaho ang nag-iintay sa dito sa bahay, ah. At dahil mas bata ka, ikaw na rin ang magdidilig sa labas. At syempre, ikaw na rin ang maghahatid ng pagkain kay ma'am. Ako na ang bahala sa pagluluto. Tulong tayo sa paglalaba at paghugas ng pinggan. Alam mo, hindi naman mahirap at mabaho dito eh. Basta ang mahalaga, matyaga ka. Ikaw rin, pag bumalik si sir, o baka di ka tumagal. Nasaan po ba si sir? Ah, si Sir, naku, mahabang story. Tara, hindi lang ito spot. Ate Susan, sabi po nung pinsan ko, marami rin miling namasukan dito. Ano pong nangyari dun sa dati mong kasama? Ah, yung mga yon? Ewan ko nga ba sa kanila eh. Oh, Leia, dali mo na to kay ma'am. Basta, ilagay mo lang tong tray sa labas ng kwarto niya. May lamesa doon. Alam mo naman, ayaw ni ma'am nang may maingay at may ibang pumapasok sa kwarto niya. Opo, naiintindihan ko. At saka, nakailang ulit na po ata kayo sa pagpapaalala. Naglalaro lang naman kami nun eh. Tapos, kinuha na niya ako. Dinala niya ako sa madilim na lugar. Sabi ko, wag yun. Pero ginawa niya pa rin. Shhh! Wag kang maingay ha. Hindi to alam ni Mommy at ni Daddy. Secret lang natin yun, na hindi alam ni Mommy at ni Daddy. Kasi bawal! Bawal sabihin eh! Shhh!
Ate Susan, may tanong po ako. Ano yun? Gusto ko lang pong matanong tungkol po sa sinabi niyo dati. Bakit po ba walang nagtatagal dito? May third eye ka ba? Oo, yung nakakita ng mga multo. Sabi kasi nila, maraming multo dito. Yung mga naliligaw. Marami kasing ligaw dito sa may San Antonio eh. Ang mga ligaw? Ano po yun? Sino po sila? Sabi kasi ng mga matatanda, kapag napagkatuwaan ka ng mga masasamang nilalang, liligawin ka nila. Yung tipong, di mo na mahanap yung daan mo pa. Teka, naikwento ko na ba sa'yo ang misteryo dito sa may San Antonio? Si Ma'am Teresa lang ang nakabalik mula sa pagkaligaw. Sabi nila, pinagpala siya. Pero mula nun, tahimik na si Ma'am. Pero walang nakakaalam kung anong talaga nangyari. Pero mula rin nun, natigil na yung mga naliligaw. Yun ang akala nila. Ito nga lang, may naligaw na naman. Talaga? Sino po? Si Don Padilla. Yung may-ari ng Washington. Yung maligaw nila. Siya po ba yung nasa litrato sa kwarto ni Ma'am? Yung kasama ni Ma'am Teresa nung bata pa siya? Sabi nga nila, kahit si Don Padilla ka pa, wala kang ligtas. Leia, mga hayop si... Hayop siya. Matapos niya akong babuyin, ginawa niya akong alipin. Tulungan mo ko, Leia. Wala nang makakaintindi sa akin. Susan, anong ginawa niya sa'yo? Wala siyang puso. Akala ni Inay, napakaswerte ko. Dahil ako ang napiling pakasal sa pinakamalamang lalaki sa buong San Antonio. Ginawa raw ang buhay ko. Ang buhay naming lahat. Pero hindi! Hindi! Paulit-ulit niya akong pinatay sa mga kapabulan ginawa niya sa akin. Tulungan mo ko, Leia. Tulungan mo ko. Nasaan na ba siya? Sa kanya yan na. Paano mo nakuha? Ma,
rin sa akin noon. Sabi niya, lalaro lang kami. Sabi niya, lalaro lang yan. Saan mo nakuha yan? Bakit nasa iyo yan? Ma'am? Bakit mo kinuha? Nakabaon yan sa lupa! Dapat nakabaon yan! Hindi yan iyo. Hindi mo dapat pinaglalaroan yan. Hindi na pwede! Nakabaon yan sa lupa! Doon sa nilalaman! Bakit mo kinuha? Dito ang patibig. Pati yung mga ligaw. Mga ligaw. Masamang nilalang. Wala nang masamang nilalang ngayon. Bata pa lang ako. Bata pa lang siya. Baboy siya. At baboy rin ang anak niya. Leia, baon mo na yung relo. Ikaw nang gumawa. Mas bata ka naman sa akin eh. Mas bata ka sa akin. Oh, ikaw na ba yung pamangkin niya? Buti naman nakarating ka na, wala na akong katuwang dito eh. Ano po nangyari sa dati mo kasi? Naligaw. Mukhang mabigat niyang dala mo ah. Tara.